Hello mga Chamber Gods and welcome again to another episode ng ating video. Before we start, please don't forget to subscribe para doon sa hindi pa ako nakaka-subscribe, and like and share if you find this video a little helpful para sa inyo. So for today's topic, we are going to be discussing yung aiming system. So napakadami, samot-sari ang aiming system sa YouTube. Siyempre, iba ay iba-ibang lingwahe, iba ay English. So sa mga beginners na katulad natin, maraming nahihirapan i-interpret. Lalo na kung mga ginamit na terms ay high-polluting terms o medyo eloquent words ang nagagamit. So mahirap interpret sa Tagalog. So you're in the right place. So Tagalog version po tayo ang gagamitin natin sa ating tutorial. And at the same time, it simplify po natin para mas madaling maintindihan ng ating mga viewers. So a little bit of history lang po. Meron po akong in-upload last year na isang gaming system video, pero medyo hindi ganun ka-klaro. And at the same time, medyo English po yung ginamit kong video doon. So may mga nag-request kung pwede Tagalize. So just a year ago, so after 3 months ng aiming system, meron tayong version 2 ng aiming system. Na maraming salamat po sa mga for your kind words, na at least naka-appreciate ng video. Pero sa ngayon po, it's going to be a version 3 ng aiming system, pero 5 lang po ang aking i-discuss for today. So mainly isa doon yung kung napapanood nyo yung Split the Difference aiming system, that's by Mike. Aiming system, I don't know, hindi ko alam yung kanyang apelyido, pero if you search na makikita nyo yung Split the Difference aiming system. Pangalawa ay yung 1990 aiming system by Ron Vitello. So that's 1990 aiming system. Pangatlo ay yung Ghost Ball, the famous Ghost Ball aiming system. So it's an underestimated aiming system, pero very useful, lalo-lalo na sa mga nag-uumpisa matuto ng bilyar, sa mga beginners. Ang first aiming system na i-discuss natin ay yung 1990 aiming system. It was invented by Ron Vitello. So ito ay center-to-edge aiming system. Pero ito yung kabaliktaran, mauuna yung edge nito, then you turn the cue stick to the center of the cue ball. So kung ang tira nyo ay nasa left side o line of shot nyo, nasa left din yung inyong edge to center. Kung ang tira nyo naman ay nasa kanan, ang line of shot nyo o yung edge to center nyo ay magmumula sa kanan pakaliwa. So simple lang guys, try nyo sa practice nyo. Kung effective sa inyo to, ito yung tamang aiming system para sa inyo. Kaya lang, napansin ko lang sa aiming system na ito ay depende sa angulo. Kaya kung ito, baby angle na to, yung pag-pivot mo doon sa left side mo, dapat doon sa 1/4 ng object ball. Kung medyo stiff ang angulo, dapat andun siya sa almost edge noong bola. So depende din sa angulo pala itong 1990 aiming system. Hindi lang, it doesn't fit all angles. So next is yung Split the Difference Mike's aiming system. Dito, i-divide mo yung object ball sa 5 parts. 0, then yung pangalawang part ay 25%, then yung 50%, then 75%, then yung 100%. Dito niya dinidivide yung bola, kaya nga Split the Difference. Pero ang napansin ko sa system niya, inuuna niya muna itutok yung cue stick o yung white ball doon sa 50% mark sa gitna. Kung kamukha nito, dito ipapakita natin kung ano magiging tama kung 50% ang iyong tira gagawin. Siyempre, dead straight yan. Talagang dead straight. Okay? Ngayon, dapat alam mo yung pina o yung patama. Kasi doon mo i-base yung pag-pivot mo. Okay? Diretso siya, 50%. Ngayon, titingin natin, lalagyan natin ang pina. Okay, dito kung sa nakakaintindi sa bilya, alam natin doon sa 75%. So 75% doon division, 'di ba? Meron tayong 0, 25, 50, 75, 100. So pag ganung angulo, dapat alam mo na yung angulo, determine o familiar ka na. Pag ganyang angulo, ito medyo stiff ng konti. So definitely, ito ay nasa 100. Doon ang magiging patama mo. Kaya lang, with regards doon sa explanation, doon ka muna 50% dead straight. Then i-pivot mo papunta doon sa 100. Ayun o, pinibot natin.
So hindi ko lang maintindihan dito ay okay naman siya kasi effective siya. Kaya lang, syempre contrary siya doon sa ideal pre-shot routine. 'Di ba? Sa pre-shot routine dapat before you go down the table, and doon na yung aiming system mo nakakasana na, alam mo na yung speed, alam mo na yung pina, alam mo na yung pectus na gagawin mo. Hindi ka nagagalaw. Kaya lang dito may pivoting pa. So hindi ko lang magets. Syempre, pag mag-pivot ka, so syempre it will cause you to miss. Pero kung mga nasanay na dito, siguro wala namang problema. So one more time. Ayan, in this kind of angle, ito ay nasa 100 end of the ball. Ngayon, kung medyo stiff pa dito, yun yung tinatawag nilang horizon. Yung horizon ay yung parang pinakabuwan niya, yung ellipse niya. Doon mo titirahin yung object ball. Pag medyo ganun ka-stiff na. Tawag niya doon ay horizon. The reason why siguro kung bakit niya fini-50 muna o dine-dead straight is para makita mo o ma-imagine mo kung saan talaga siya tatama. So next is yung end of shaft aiming system. So this is also an innovation kasi meron nag-invent ito na end of the ferrule. So halos parehas din siya kasi yung shaft ferrule yun din yun eh. So dito naman ay i-determine mo muna kung saan yung patama ng bola. And then ililinya mo yung shaft mo just like a laser beam, okay? Yung end ng shaft mo, kung yan sa kanan, yun nasa kaliwa, hindi yung kanan. Hindi yung kanan ng shaft, yung kaliwa ng shaft, doon sa patama. Ayan o, parang ganyan. Ayan, yung dead straight doon, yung end ng shaft mo. Then, titirahin mo siya. So, ang key dito ay dapat, alam mo yung pina. Alam mo kung saan tatamaan yung patama ng bola. Kaya lang, meron dito sekreto, hindi lahat ng tutok ferrule o tutok shaft doon sa object ball, eh yun yung patama niya. So, dito sa angulo ito, ipapakita ko sa inyo kung saan yung talagang patama ng bola. Kasi kung dikit yung tip nyo doon sa object ball, ituturo nyo, mali yun, mapapakapal yung inyong tira. So, dito, dapat, it's one chalk away. Okay, it's one chalk away, yun yung patama niya. Then, ipivot nyo yung inyong tako. Yan, pakita ko sa inyo yung one chalk away. Yan. So hindi nakadikit doon sa almost dikit sa bola. Dapat it's one chalk away. And then yung pivot, that's the line of shot. Ayun, ganun po siya. So that's the end of the shot aiming system. So next is the most common, yung ghost ball aiming system. From the term itself, yung ghost ball, so maglalagay kayo ng isang imaginary ball doon sa tapat noong object ball na inyong isushoot. Yan. Pero dito, unahin ko muna tirahin kung tama ba yung angulo noong object ball. Kung bakit siya na tinawag na object ball. Here it goes. It's almost the same. Actually, it's the same direction as yung 9 ball doon sa red ball. It's one ball. Actually, yan tinatawag yung nadidinig yung naka one ball siya. Okay, ngayon, tatry natin na ilagay yung ghost ball dahil kukunin natin yung angulo, yung sipat ng line of shot. And then, after natin makita o ma-memorize o matandaan, tatanggalin natin yung ghost ball, then we imagine na andun pa yung red ball at saka natin titirahin. Here it goes. Ayun, yun ang tinatawag na ghost ball, which is very effective, lalong-lalo na sa mga last ball. So, next is yung sipat aiming system. So, for lack of better term, sinabi ko na lang itong sipat. Kasi most of the pros, most of the, kahit yung magagaling advanced players, tirador, ay talaga sinisipat muna, lalong-lalo na yung mga last ball. Kasi, pag overconfident at hindi mo sinipat, that will be a factor to cause you to miss. So, tinignan muna natin yung line of shot. Then, we hit the shot. So, this can be learned doon sa kalat bola. Yeah, sipat na naman. Bakit? Kasi yung familiarization doon sa patama, that will give you the confidence na kung saan patatamain. Ito, spot. Then, sipat muna. Then, tandaan mo kung saan titirahin. Ayun, shoot. Sabanga. So,
Ayun nga, latag bola, kalat bola, yung eye and muscle memory. Kaya yung iba, parang very confident, isang lapag pa lang, alam na agad kung saan titirahin. At kahit na yung may mga pectus, yung contra yung ginawa ko kanina, kahit po may mga pectus yung tira nyo, ganun din, pwede sisipatin nyo rin and imagine niyo kung saan tatama yung pamato o saan dadaan yung pamato o saan dadalin yung object ball pagkatira nyo, sisipatin nyo pa rin talaga. So, isa ito sa pinakamabisang paraan o aiming system. Ayan. So, kahit madali, kailangan nyo pa rin sipatin kasi pag overconfident, sometimes you'll miss the shot. So, kahit pectus po, kailangan pa rin sipatin. So, guys, via spot, tingnan nyo natin kung ano ang mas magandang aiming system or pinaka-efficient o pinakamadali para sa beginners. So, this is the end of the shot aiming system. Yung end of the shot, hanapin mo yung patama mo, then end ng shot mo. Okay, nice one. So again, pag nasa kanan ng titirahin mo, dapat yung end ng shot mo yung right ng shot mo. Pag sa kaliwa, yung left na dulo ng shot mo. Okay, ito naman yung 90-90 aiming system. Ito yung may pivoting. So end-to-end, edge-to-edge, and then, yan, tingnan mo. Tapos, ibalik mo sa center yung cue stick mo, center ng puti. So, I don't know kung gaano kaganda ito o kabisa ito pag sa long shot. Kasi kailangan memorize mo lahat ng angulo. Yung angulo doon is the standard angle, kaya pumasok yung tira. Kung medyo stiff, iba po yung patama nito. The next is the split the difference Mike's aiming system. So, again, determine the 50% diretso. Then, you pivot your cue stick depende do sa angulo. Well, that angle is at 75%. And the last is yung sipat aiming system. Okay, tingnan natin. Simply, titingnan natin yung line of shot. Tapos, tatandaan natin. Tapos, titirahin na natin. Well, definitely, at the end of the day, tatanungin nyo rin ako, sir, ano bang talagang magandang aiming system na dapat? So, depende po sa player. Kung beginner ka, maganda itong mga aiming system na to. Lalo-lalo na ito po ay magiging mga guide. Pero kung nagle-level up na inyong mga game at kayo ay gumagaling na, definitely, hindi nyo na ito magagamit o hindi nyo maiisip dahil automatic na sa hand ay muscle memory nyo yung magiging mga tira nyo. So, lalo-lalo na kung gagawin nyo yung hit a million balls o latag kalat bola. So, pag everyday kayo nagpa-practice, so marami kayo nahuhulog na bola, definitely, memorize nyo na lahat ng angles, lahat ng possible angles kung saan yung patama sa mga object balls. So, ito po, kaklaruhin ko lang po ang mga aiming systems na to ay guide lang, lalo-lalo na sa mga beginners na nagpa-practice, mag-shoot o mag-pocketing. Pero automatic na po ito sa sistema nyo kapag hindi na po kayo, kapag po kayo gumaling na, definitely hindi nyo na maiisip na, oy, parang hindi na ako gumagamit ng aiming system, parang automatic na yung pagtira ko. But of course, the best advice I can give you is syempre yung practice pa rin. Kasi pag lagi kayo nagpa-practice, it will give you more confidence sa inyong mga tira. And if you have confidence, definitely, mas marami kayong panalong games, lalo na kahit mga friendly games. Kasi yung confidence nyo is brought about by your practice. So, ito po ay guide lang. So, hindi po ito permanente. Definitely, tatanggalin nyo rin po ito sa sistema nyo. O, doon sa hindi pa po nakakasubscribe, subscribe lang po. So, marami tayong relevant videos sa loob ng channel. Please share and like also. And if you find this video useful and informative, please comment lang po below if you want to say something. At maraming salamat po sa tuloy nyo suporta. I hope nakatulong po kahit papaano itong video na ito. And good luck po sa inyong lahat, sa inyong billiard career. Naway gumaling po tayong lahat. Thank you po.